Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga, para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos sa mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ano po ba ang pumipigil sa atin para tumulong o gumawa ng mabuti? Magandang mapag-isipan natin ng mabuti, no? Tayo ba ay parang pag tinanong ba tayo, may ginagawa ba tayong masama? No, kaya ang isasagot natin, nabawa lang, wala. Eh ang susunod na tanong, may ginagawa ba tayong mabuti? Very good, no? Kasi mas nakakalungkot, wala ka nang ginagawang masama, wala ka rin ginagawang mabuti. Dahil lamang sa iniisip mo kung ano ang sasabihin ng ibang tao o ng mga tao sa paligid mo. Mahirap din masyado kang conscious, no, sa kung ano yung pwede nilang maging reaksyon. Kaya dito po sa ating ebanghelyo, no, sa kwento natin, naroroon yung mga taong may sakit, nangangailangan ng tulong. Pero nandun din naman yung mga taong wala nang inatupag kundi ang umanap ng ikakapuna sa kapwa. Yung may mema lang, yung may ma-comment lang, may masabi lang, lalo tigit, hindi magandang masabi. Diba sabi dito, no? Yung isang lalaking patay yung kamay, at nandoon din yung mga Pariseo na binabantayan si Jesus sa kung ano ang gagawin niya. Kaya mas nanaig kay Jesus, no, yung mas piliin ang gumawa ng mabuti kesa ang dedmahin yung nangangailangan ng tulong dahil lamang sa may nakatingin at nagmamasid sa kanya. Malinaw sa kanya po, no? Malinaw kay Jesus, mas kailangan magbigay ng tulong at mas, sabi nga, gumawa ng mabuti. Dahil ang paggawa ng mabuti, walang pinipiling oras, walang pinipiling araw. Lalo tigit sa araw ng pamamahinga. Naiiba yung pananaw ng mga Pariseo, na mga naririto na sa araw ng pamamahinga,
bawal kang kumilos. Ang sabi lang kasi, pag araw ng pamamahinga, magpahinga ka. Tumigil ka sa pagtatrabaho, sa paggawa. Pero hindi sinabing, magpahinga ka sa araw ng pamamahinga at huwag kang gumawa ng mabuti. Pero yung paggawa ng masama, pag-iisip ng masama sa kapwa, ayaw tigilan, ayaw magpahinga. Ano sa tingin natin? Tayo ba yung gumagawa rin ng mabuti? O tayo yung habang may gumagawa ng mabuti, puna ka ng puna? Wala ka nang ang ginagawang mabuti. Tingin ka pa ng tingin sa ginagawa ng iba. Ano bang trip mo? Parang pwedeng, ano bang trip mo? Bakit? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Na mamuna ng mamuna kaysa ang gumawa ka at kumilos ka para may maitulong ka sa iyong kapwa? Maganda siguro, no? Nasa araw na ito, sa kwento natin, sa ipinakitang katapangan, no? Minsan, ang tunay na katapangan yung may kakayahan ka at mas pinipili mong pumanig sa kabutihan o sa paggawa ng kabutihan kaysa yung katapangan na kunyari dahil nga, no, yung tapang na magbitaw ng salita, yung tapang na tumingin lang ng tumingin at mag-report may ginagawang mali na hindi naman totoo. Sana po, no, mas tapangan pa natin. Marahil kailangan ngayon sa panahon natin ang mas maraming tapang na pumili at gumawa ng mabuti sa kapwa. Amen? Inilaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Inihingi natin ang biyaya at pagbabasbas na ito, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.